Isa pong mabiyayang pagbati sa inyong lahat. Tinawag ni Juan ang mga mananampalataya bilang mga iniibig o beloved at ipinahayag niya sa kaniyang unang sulat na tayo nga ay tinawag ng ating Panginoon upang magmahalan sa isa't isa dahil ang Diyos ay pag-ibig. Wala na pong higit na dakila kaysa kautusan ng pag-ibig. Ganun pa man, ang mundo natin ay ginagawan ng ibang pangkahulugan ang pag-ibig at maging sa hanay man nating mga mananampalataya ay makikita din ang kabawasan nito. Ngunit Diyos lamang ang siyang higit na may karapatan upang magbigay ng tama at makatotohanang pangkahulugan nito. Dahil siya din naman ang unang pinagmulan ng pag-ibig. Number 2, John calls us once again to love as God loves. Matapos ni Juan na ibigay sa atin ang pangkahulugan at bahagi ng salitang pag-ibig ayon sa banal na kasulatan, hinimok niya tayong muli upang mahalin ang isa't isa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat ang pag-ibig nga po ay nagsimula sa Diyos at ang kaniyang pag-ibig sa atin ay dakila, di po ba? 1 John 4 verse 11, Magandang Balita Biblia 2nd edition. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. A. Love begins with God. Ang pag-ibig po ay umaagos mula sa Diyos patungo sa atin. Ngunit iyon ay para sa mga totoong anak ng Diyos at sa kanila lamang na ipinanganak sa Diyos. 1 John 3 verse 1, Magandang Balita Biblia 2nd edition. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya nga po ang talatang 19 ng Kapitulo 4 ay tanyag sa atin. 1 John 4 verse 19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tayo po ay umiibig hindi dahil likas sa atin ang kagalakang idinudulot nito at kasapatan sa atin tuwing tayo'y nagbibigay sa iba. Hindi po. Ito po ay dahil ang Diyos mismo ang unang nagpadama sa atin ng kaniyang pag-ibig bilang isang makapangyarihang Diyos at dakilang may likha. Patunay lamang na dumaloy mula sa Diyos ang pag-ibig patungo sa bawat isa sa atin. Tayo ay naging sisitlan o tagapagtanggap ng kaniyang pag-ibig. B. Ultimately, God's love flows through us to others. Kalaunan po, ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa atin patungo naman sa ating mga kapwa-tao. Kahalintulad din po ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga pagkakasala sa Kaniya ay ganoon din naman na ipinatatawad natin ang ating mga kapwa. Nakikita't nadarama po natin ang pasakit ng Panginoong Hesus doon sa krus kung papaanong may kakayanan din tayong magmahalan sa isa't isa. C. God's love must flow through us. Hindi lamang na ang pag-ibig ng Diyos ang dumadaloy sa atin patungo sa ibang tao, kundi kinakailangan ang pag-ibig ng Diyos ay tunay ngang dumadaloy sa atin. Ang mga katagang nakasaad sa 1 John 4:7-11 ay pawang mga pananalitang nag-uutos, hindi po suhestyon lamang. Ang dakilang kautusan po ay hindi dakilang suhestyon. Iyon po ay isang kautusan na dapat nating isakatuparan.
Iyan po ay kautusan kung saan ang langit at impyerno ay umaantabay at nagbabantay. Wika nga po sa 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. At binuo niya ito sa John 17 verse 3 nung sinabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Simple lamang po, ang sinumang hindi kumikilala sa Diyos ay walang kaligtasan o buhay na walang hanggan. Mahalagang nauunawaan po nating mabuti kung papaanong ang pag-ibig ng Diyos ay totoong dumadaloy sa atin. Sa papaanong paraan po ba natin ito tunay na masasaksihan? Mayroon pong mga limang bagay na binanggit si Juan sa kaniyang pahayag patungkol sa mga bagay na ito. Number 1, obedient. Kung ang pag-ibig nga po ng Diyos ay tunay na dumadaloy sa atin, nangangahulugan na tayo'y masunurin. 1 John 5 verses 2 to 3, ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Number 2, we love our brothers and sisters. Ang ikalawa po, minamahal natin ang ating mga kapatiran. 1 John 3:14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Tayo nga po ay mga sisidlan o instrumento ng Diyos kung saan ang kaniyang pag-ibig ay dumadaloy at ipinadadama sa atin. Tunay nga pong nakakamangha ito. Tayo ay dapat na magmahalan sa isa't isa. Number 3, we don't live in sin. Ikatlo po, hindi na tayo nananatiling namumuhay sa kasalanan. Marami pong mga talata mula sa banal na salita ng Diyos ang sumususog dito. Ngunit pansinin po natin ang nakasaad sa 1 John 3 verses 9 to 10. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Napakalinaw po ng mga katagang nakasaad doon sa sulat ni Juan na ang siyang tunay na anak ng Diyos ay hindi namumuhay sa pagkakasala dahil siya ay ipinanganak ng muli sa Diyos. Mga kapatid, tayo'y huwag nang mamuhay sa kasalanan. Number 4, we don't hate our brothers. Kung nasa atin po ang tunay na pag-ibig ng Diyos, nangangahulugan lamang na hindi tayo namumuhi sa ating mga kapatid. 1 John 4 verses 20 to 21, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Number 5, we don't love the world. Ang ikalima po, kung tunay po na nasa atin ang pag-ibig ng Diyos,
Nangangahulugan lamang na hindi natin iniibig ang mundong ito. Ano po ang ibig sabihin nito? Tingnan at unawain po natin ang nakasaad sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin, hindi po na tayo'y napupuot sa mundo, kundi hindi natin dapat na kinahuhumalingan ang mga bagay na makasanlibutan. Dahil ang lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan ay sadyang panandalian lamang, ngunit ang mga nasa pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Sa madaling salita po, hindi man natin kinasusuklaman ang ating sanlibutan, ngunit hindi rin po tayo nararapat na mamuhay sa kasalanan at karumihan nito. Iyon po ang matibay na katotohanan at inuudyukan tayong tumalima patungo sa ating mga ginagawa sa kapwa. Tayo po ay magkaisang manalangin. O aming dakilang Diyos, kami po, Ama, ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong biyaya't habag sa bawat isa sa amin. Na sa aming kalagitnaan po ay patuloy lamang naming nauunawaan ang bawat butil ng inyong salita na siya ring kalusugan sa aming espiritual na pangangatawan. Siya ring gumagabay sa bawat isa sa amin at patuloy na nagpapatatag sa aming pananampalataya at paglakad sa inyong kaliwanagan. Maraming salamat po sa sulat ni Apostol Juan na inyong alagad at naghabilin sa mga mahalagang bagay na siyang dapat naming talimain. Walang iba kundi ang dakilang pag-ibig na siya ring una naming naranasan mula sa inyo noong kami ay inyong iniligtas mula sa tiyak na kapahamakan. Kaya maraming salamat po dahil sa pagkakataong ito ay naunawaan namin na kami po ay inutusan ninyo na magmahalan sa isa't isa, lalong-lalo na sa hanay ng aming mga kapatiran, sa hanay ng bawat isang mananampalataya na siyang dapat na makita sa bawat isa sa amin. Kami nga po ay kinakailangan na maging masunurin. Kami nga po ay dapat na magmahalan. Kami nga po ay hindi na nararapat na namumuhay sa mga likong gawa o sa mga makasanlibutang mga bagay na nagdudulot sa amin ng pagkakasala. Kinakailangang hindi kami napupuot o namumuhi sa aming kapwa mananampalataya. Bagkus, hindi man namin minamahal ang sanlibutan dahil ang lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan ay panandalian lamang, kami po ay namumuhay ayon sa inyong dalisay at dakilang pag-ibig upang sila man po ay makakilala sa inyong kadakilaan, sa inyong habag at higit sa lahat ng inyong dakilang pagliligtas at layunin sa bawat isang tao. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Pinupuri ka po namin at higit na dinadakila, sinasamba at tunay na pinasasalamatan sa lahat ng mga bagay. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng Panginoon at tagapagligtas namin na si Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po mga minamahal na kapatid, kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. At ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos.
kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan ay ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya nawang magpatuloy tayong maging matatag at matapat sa ating pananampalataya at totoong sumaatin ang patuloy na pagpapala, biyaya't pag-iingat ng Diyos hanggang sa pagdating na muli ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.